Oh, diba? Para siyang action star? Oh, bago tayo magkalimutan. Good morning din, my guwapong manugan. Likewise, my beautiful Vianan. Likewise. Ano naman binabalak niyo? Ang ganda na nga ng tono sa'yo eh, pinagdududahan pa. Eh, kaya ako nga pinagdududahan, ganun maganda ang tono. Bakit ka ganun pa? Napakasama ako na bambiyan para pagsalitaan mo ako ng ganyan. Eh, kasi yun na. Suka. Eh, kasi nga. Huwag ka na magpaliwangan ng gatuli na ang lahat. Ayun na nga. Nga sana gusto ko sabihin eh, talagang huli na ang lahat. Nanalo na si Caridad Sanchez. Huwag kang magbibiro, ha? Sige, sige. Ayaw mo comedy, drama. Pero wala rin, huli na rin eh. Nanalo na si Eri Hill. Nag-iyaka po nga sila mga kapatid. Ano na? Nabarito pa naman ako para mag-alok ng tulong. Kung sakaling magkakaroon kayo ng problema. Eh, sige, wala. Sorry. Nakapambuska ako. Pero, salamat rin doon sa alok niyong tulong. Dahil sa worry ko ba, parang hindi ko naman kakailanganin eh. Dahil wala naman problema. Ayos naman na lahat. Nothing to worry about. Sinabi mo yan, ha? Ha? Baka kung magkagulo dito eh, biglang magdadalta pa ka dyan at hihigay ka sa akin ng tulong. I don't think so. Oh, come on. I don't believe. Imposibleng wala kayong problema. Ay, kanina pa kayong ikot sang ikot eh. At bakit? Anong tawag dyan sa ginagawa mo? Pakikisama. Umiikot kayo? Nakikiikot ako. Over! Tumigil ka nga dyan, Pipoy, no? Hindi ka naman magkakaganyan kung wala ka ng problema eh. Please! Aminin na lang natin kung bumabagabag sa atin. Mm-hmm. Isa, dalawa, tatlo. Lang at tapos na ang pagdadrama natin. Eh, excuse me na sandali at pinatatawag ako ni Mother Lily. Ano? Meron kami story conference. Iyan ang tinatawag na toilet humor. And the winner is Ina Magenta. Yeah! Sandali lang po! Aiza! Tegal lang po! Tagal pa ba yan? Gusto mo? Opo! Aiza! Po! Gusto mo? Matatapos na nga po ako eh! Matayo. Hindi ako nagpapatawa. Kung gayon, huli ka na rin. At nanalo na si Julio Diaz sa drama. Isipin nyo ha, may tindahan niya ako. Pero lagi naman akong kinakapos, hindi pa rin ako kontento. Gusto ko mang magtaas ng presyo ng mga tindahan ko. Ay, natinda ko. Hindi ko naman magawa dahil baka wala nang bumili. Katulad ng isang linggo, may pera nga ako. Pero yun, napunta lamang sa kolektor ng ilaw. Yan, mismo yung kolektor na yan. Biruin nyo ha, dalawang kontador ng kuryente ang binabayaran ko pero may ilaw ba? Pagdating ko ng tindahan, brown out. Brown out for rent. Teka nga, Ami. Bakit ka ba ikot ang ikot? Eh, mas malaki ang problema namin kaysa sa iyo, ha? Panaygin ang padala ng pera ko sa nanay ko, kaya pantay na lang tayo. Excuse me, no, Masikina. Mas mabigat ang kargo kung mag-aanglan nyo sa inyo. Pero hindi naman ikaw ang nagbabayad ng kuryente at tubig yan sa inyo, no? Yan! Bayad tayo ng bayad! Pero wala naman tumutubig! Wala, alam mo, Bipoy, sirain mo na kaya yung buong paligid. Wala pa rin mangyayari kung puro tayo dadal. Demon. Alam na nating may problema. Kaya wag na nating pag-usapan. Action agad! Mag-isip na lang tayo na ibang pagkakakitaan. Magsasara ako ng tindahan, tapos aalis kay Enteng, ganun ba? Ganun ang ibig kong sabihin ng pagkakakitaan.
Yung pagkakakitaan na pwede pa rin natin gawin yung trabaho natin. Ika nga eh, sideline. Gaya lang ano? Eh, kaya nga ako ikot ng ikot dahil nag-iisip ako eh, no? Huwag ka mag-alala, giliw ko. Hindi ka nag-iisa. Makikikot kami sa iyo. Please. Ikot. Ikot. Set in. Easy. Set in. Lohi. Mismo. May gagawin po ba? Wala, wala, wala. Eh, ba't po kayo kumakatok? Trip lang namin. Ano ba tagalupa yan? Ba sinasabi mo sa akin walang problema? Kung problema man to, solve na! Kausap ng daddy. Nako, huwag ka na magtanong ng kung ano-ano at may atraso ka. Huwag ka pamit ka ng banyo para ikaw lang ang tao dito. Aiza, nagdadabog ka ba? Hindi po. Ayaw ko na. Naiisip lang sa kahihilo, pero wala pa rin akong naiikot. Ano? Ame, bale. Pwede ba huwag na ninyo akong intindihin? Kanina pang wala ako sa sarili. Pwede ba huwag na lamang ako? Matutulog ako. Antok na ako. Hoy. Yun ang balito. Huwag ninyo akong itutulog, ha? Pipoy, G-Pipoy. Yeah, yeah, yeah. Saan siya nandun? Sa Hong Kong. Ano ginagawa doon? Nag-almusal eh, mayaman siya eh. Ba't din ako tira? Ano ba? Ito pinakikilama pa kung gusto mong pakumbaba ng tao. Eh, apat na buwan ang hindi nakakabayad ng tubig eh. Eh, hindi mo natin tiyempuan eh. Siya, nasa Hong Kong na ako, nasa Hong Kong. Kailan ba babalik yun? Sa Enero. Enero? Ito na naman. Natural. Eh, didiretso pa ng Amerika eh. Hindi. Niloloko niyo na. Teka. Puputulang ko na lang ng tubig yung pipoy chi pipoy na yan. Sabihin sa kanya, puputulang ko siya. Babalik ako kagad. Kukuha lang ang gamit. Ay, sila ulo pala doon si Ganuple niya. Pipoy! Pipoy! Patay ka, Pipoy! Tiltakpan ka na namin ng todo-todo doon sa kulitor. Mayroong tubong butas doon. Ang lakas ng tagas. Ay nako, tigilan mo muna yan. Alam mo ang gagawin ko kung ako ikaw? Magdilensya ka muna bago ako maputulan ng tubig. Ah, kahit putulan nila ako ng pitulan, hindi ako natatawa. Tutan, meron naman ako makukulan ng tubig na libre. Putulan na nila kung gusto na. Oo, libre. Oo, yun. Nandun doon. Pwede ka pa maligo. Baba, makatitipit pa ako. Okay. Okay. Good idea.
Aiza, kakain na. Gusto pa po ako. Paano ka naman nabusog? Sa pagtatampo. Ano ka mo? Ha? Wala ho. Sa lagay eh. Kung bawal na ho sa akin pumasok dyan sa banyo, eh di parang bawal na rin sa akin kumain sa bahay na to. Siha. Hindi ba alam? Wala na. Nalo na si Arlene. Si Arlene, kapatid ni Herbert, bata ni Ruby. Tama na. Ang ayaw tumawa, huwag patawanin. Ang ayaw kumain, huwag pakainin. Ang matagal sa banyo, huwag na rin papasukin. Sige na. Huwag na lang pansinin at ang haba lang ang usapan. Problema pa yan. Bakit? Takot ka ba sa problema? Hindi. Hindi sa mismo problema. Kundi doon sa siguradong makikialam pag nagka-problema. Ayan. Daanin mo na lang sa... Para wala. Okay. Para okay, di ba? Wala. Walang problema. Di ba yun, ha? Hey! Alam mo, kahit wala sa dito, pila-pil kong inirapan ako. Mula ngayon, hindi na ako maliligo. Ayan. Sabihin nyo dun sa pipoy-chipipoy nyo na yun, ha? Hindi ko na siya kamunahintay bumalik galing ng Hong Kong o Amerika. O kahit siya galing. Basta, tinuha ko na pinutulang ko na siya ng pili. Ha? Bala ka, wala akong pasalubong. Ano, ano? Alam mo, Leo. Anong Leo? Solongo. Eh, hiyang daw siya. Ikaw ba, hindi ka ba nahihiyang maligo dyan sa harap ng iba, ha? Ay, bakit ako mahihiyang? Hindi naman ako naligo. Nag-shampoo lamang ako, eh. Kaya pala, wala ka ng mga split ends. Eh, bali! Eh, pwede naman pala talaga maligo rito, eh, oh. Sipato, napapaliw ka ba? Hindi! Etong si Pipoy eh, pinaikutan ng katakot-takot na drumtong butas na tubo eh. Abay na Tomas, alam namang i-display ko yan. O eh, kung makita yung tubo ng kulitor, eh dinahuli tayo. Alam ko na! Oh. Alam ko na kung anong pwede natin pagkakitaan. Ito na ang makakasagot sa sideline na sinasabi ko yung sa problema natin sa pera. Ano? Kapano? Habang walang dumadaan, pag walang utang, pupunuin natin yung mga drum. At kapag puno, ibibenta natin. Ang mga drum? Ano kaya natin kasali ko si Donatello? Sali ako! Naku, napakaswerte mo talaga at ikaw ang nakakita ng butas na tubo kung hindi! Isipin mo na natin kung paano yung magkakapera. Anyway, i-repeat mo sa kanya kung ano yung idea mo nang maintindihan naman yan si Donatello. Okay, Rafael. Diretso na kasi. Sarap. Naman. Parin. Ulit. Ay, the junior. Naku, ang bango-bango ng mami mo. Amoy pinipig. Ay. Ayoko lumapit yan sa anak mong masungit. Ginam. Kaya makipagbati ka na rin. Ginam. Come on. Take three. The junior, hindi lang amoy pinipig si mami, amoy pandan pa.
alin. Tama na nga. Wala namang epekto eh. Kung ayaw maligo ng bata, edi wag! Ano kaya yun? Si Mami? Amoy pinipig na, amoy pandan pa. Si Daddy? Amoy hanging amihan na, amoy naptalina pa. Ah? Mami? Nakabasa ka ba ng buwati ng patis? Hindi. Oh? Ayun! Eh hindi pala patis yung naamoy ko. Paksiw! Aiza, ito, tapatan na. It's you they're talking about. Ah, gusto mo maligo. No. Adjective. Not any. Not quite. No. Adverb. Used as a denial or refusal of something. Not at all. No better than before. No. Now, a negative reply. A person voting against something. Oh, 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 oh. Easy lang, easy lang. Pagganti na yan eh. Huwag ka na magalit at maapektuhan si Da Junior. Yun na nga iniisip ko eh. Dahil pag lumabas si Da Junior at ganyan ang ate niya, eh siguradong mahahawa yun sa tigas ng ulo niya eh. Ah, paano tagaluta? Eh di aaminin mo na may problema ka? Hello, ina? Ang problema ang tinatawag ay yung walang solusyon. May solusyon na ba? Meron ho. Kung yung apo ninyo ay magaling drumama, mas magaling magdrama itong manugang ninyo. Ito yung mga pang-urian. Kahit tanong niyo pa kay Mario Hernando o kay Butch Francisco, babu. Alam mo, itigil na natin ito. Daanin na natin yan sa puwersa dahil ang hindi makuha sa santong dasalan, kuhanin sa santong paluan. Shhh. Masakit. Walang kasing sakit. Oh. Dumating nga ako sa punto ng buhay ko na maari na akong makabili ng sabong mabango. Ngunit ano? Ayaw gamitin ang aking anak! Oh, hindi! Overacting. Verb. Playing a part in an exaggerated manner. Totally unbelievable. Tubig dito, mura lang, kapaguan lang, pwede ng paminom, astis, kung ganda na lang, eh pwede pang paligo, pangkines, pangugas, pangbilit ng alaman, etc., etc. Ah, kundi ah, mga kapit tayo, dito pinapilang, mura lang ang tubig, ah. Oo, Pipo, kung may ikaw-kaw yung kamay mo dyan. Ah, tubig. O, yung kalimutan. Ah, dun lang mo ang bayad, wala mong utang dito, mura lang ang tubig. Eh, bayad na lang mo, ayun, ayos. Op, sobra ng isang dipa, libre na ho yung sobrang patak na yon, libre na para sa inyo. Bayad lang ng bayad. Bayad lang ng bayad. Dun lang ho ang bayad. Dun lang ho ang bayad. Ganda ng kita. Wala di ho ang pag-inom yan, pakulahan lang. Malinaw na malinaw ang tubig namin. Mura lang. Oh,
Oh, okay, huwag mo kalimutan magbayad. Magbayad ka. Opo, popya, mani-mani, popcorn. Bili-bili-bili ko. Ano ba? Nakapagod na lang. Ayos ba? Tubig. Tubuhan lang. Op! Pwedeng inumin, pakuluhan lamang. Pwedeng panlaba, panghugas ng kotse. Ay, hindi problema. Dahil sa may panghugas ka na, kotse na lang ang pag-iipon. Dahil sa pag-iipon ka, dyan sa inyo naman ang pinigyan. Okay, bye ka. Tubig. Mura na. Op, ano ba ito? Matandang. Ayun. Tubig. Oo, ano yan? Op, ayun. Okay. Tubig. Oh, bayan. Tubig. Oh, ang tipid naman ito din, babo. Ano ko? Ayos to. Kahit pabarya-barya lang ang kita natin. Pag nagsama-sama na sila, buo-buo na. Hey! Hindi, teka. Mahal ba nga pala ko, Ami? Ikaw ba eh, nakapagtarbaho na doon sa loob ng bahay niyo? Kapag ba hindi? Wala nang nagbenta tayo ng mga bed to rito. Diba? Eh, kumapagalitan ka. Ngayon pa ako matatakot, alam kong malakikita natin dito. Ha? Ayos? Galing mo, Ray. Happy ang galing. Sumisimple, sumisimple. Tingnan ang kamay. Pasisya ka, Sira. Nadikit lang, iba tayong kamay ko. Ito naman. Na namang ganyan yan. Ganyan yan ka ng ganyan yan eh. All for one tayo dito eh. O, sandali ha. Kunti na eh, mag-iigib lang ako. Ikaw muna, napapagod din ako. Mahirap din yung kabubuhay. Ay, ako na nga mag-iigib eh. Bilib din ako dyan kay Ami. Hindi ba lang siya takot na papagalitan siya ni Enteng, no? Kope, ba't ikaw gumagawa dyan? Dahil, ang Ami mo wala rito. Ayan pa ang pinagigaan ako. Ami! Ito! Wala naman ho. Papaalala ko lang po sa inyo na ang pangalan niyo po ay Ami at hindi Amo. Maglakwatsa sa dalit, mayroon lang ako importanteng hindi maiwanan. Mas importante pa sa mga gawain mo rito. Kami ba, magkausap ba kami kanina o akala ko lang? May bigla akong pinalikuran eh. Teka nga, ba't ka ba himas na ilong mo? Parang kasi manhid eh. Alam mo, ako rin. Okay na sana, kundi hinggoli si Aiza. Kahit magpunas lang eh. Ang problema, dehinggoli na, dehinaspo pa. Kasalanan mo to. Sinabi ko na sa'yo kahapon, na paluin natin, ayaw mo naman. Eh, sa ayaw ko nga palaki ng problema eh. Eh, kaiiwas mo sa problema, anong napala natin? Eh, di problema rin. Aba, para tayo natutulog na may katabing daing. Di man. Ano lang, parang tinapa. Bilib din naman ako sa'yo, Tagalupa. Nakukuha mo pang magbiro. Ayun, huli ko. Kanya pala, dehinggoli si Aiza. May pinagmanahan. Sino? Ang bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magagali. Ang apo, dehinggoli. Ang lola, dehin let pa. Ano po niya, yun pa rin yung suit mo kahapon. Nagbihis na ako ah. Pero para sa'yo, magbibihis ako ulit. Yun na? Nagbihis na kayo? Eh, ba't di na iba? Eh, bakit mag-iiba? Eh, 20 ang damit kong ganito. Wala. Pag-ulit na mo. Kahit ba puro ba niya yun eh. Maliwalad naman tigil-galuan na tayo. Ano ba yan? Ano ka?
lang niya para akong hunghang na nagahanap sa'yo dito? Sabi, nagpunta ka ron. Hindi ka naman nagpunta na Hong Kong, ha? Kung ganun eh, hindi kilala mo na nga akong atipi po eh. Bakit? Marami bang kalbo dito sa lugar niyo? Hala! Magbayad ka na! Bakit ako magbabayad? Eh, pinutulan mo na ako nung nagsulang tubig? Eh, yeah, para makabitan ka uli. Ay, hindi na ako intentado makabitan. Bakit? May iba kang pinagkukunan ng tubig? Ha? Meron! Saan? Saan? Sige, sabihin mo, saan? Saan? Ano ba? Sa ano? Sa bahay ko! Oh. Kasi nakikilig ko. Oh, bakit? Kasi nakikilig ba? Ano? Kung ano pang kung anong gagawin niya. Oh, ganun nga, ganun nga. Oh, bakit? Oh, ha? Oh, ano, ano? Oh, anong tinitikin-tikin mo? Ha? Bakit? Yung amo ko naman puputulan mo ng tubig, ha? Uy, huwag kang praning, ha? Babasahin ko lang metro nyo. Ba't yan ito to? O bakit ganyan din ang tono mo? Paano mo sinabing niyari namin yung metro para konti lang sili mo, ha? O nga. Hindi ganon. Tinatanong ko lang kung ba't nagkaka... Anong hindi? Hindi po lang sili mo dito. Sige, mag-trespassing ka sa pangako. Sige lang. Ako, pasalamat na sa magandang araw mukat ng araw ko. Kung hindi. Sige lang. Ayaw, ha? Ay, charlatan. Good. Sirain pa yung bakod gamit. Good. Ba? Good. Anong good? Oh, eh, dalit naman nyo, ha? Maliwanag na sinabi niya hindi na siya babalik. Yes! May tayo sa napin. O yan, mag- Pangyarihan mo sa tissue. Ang gawin mo na lang, magtutoy mo si Aiza, paliguan mo habang natutulog. Ito. Ang cute mo naman bumahin. Ganun lang. Sige. Paliguan mo si Aiza sa pamamagitan nito. Tingnan ko lamang kung paano may paliliwanag sa kanya, kung paano siya bumango ng dehin goli, dehin nas. Okay na. Suko na ako. Inaamig na ako na may problema nga kami rito at hinihingi ko ng tulong. So, whatever you wanna do, please proceed. Tabi mo na. Prinsipe ng kahilingan? Ay, salamat. At akala ko'y matatapos na naman yung eksena na hindi na naman ako masasali. Inyo pong pagutusan? Aban yung lingkod. Ang siya ko? Ha? Kako ang siya ko? Galang ko, ano? Mawalang galang na. Pinapunta niyo ako rito para magdala ng silya? Oo naman. Ayon gawin ni Ineon. Pero dahil Reyna siya, eh napaka-small time naman nung siya pa magdadala nito ng silya. Huwag kang mag-alala, prinsipe ng kahilingan. Kung inaakala mong wala kang partisipasyon dito, isasali kita sa alamat. Alamat? Tuturuan ko si Aiza ng leksyon sa pamamagitan ng isang kwento. Happenings to! Kasi minumon pa lang! Paano at mauna na ako. Ano kung makasali ka? Change costume ako. Yun lang natawa ka? Pambira.
Pwede ba huwag ka mong magtititikin doon sa tokmul na yun? Baka si Dayun yun, mahawa doon, ha? Mahirap na. Sa tuwing uhan, nangingisay. Tama na. Wala na tayong panahon. Baka magising si Aiza. Tabi muna kayo. What the? Concepcion? Ito ang alamat ng gabi. Noong araw, sa isang malayong lupain, mayroong isang hardin. Maliit lamang ito, pero maganda ang kanyang mga bulaklak. Kasing ganda ng babaeng may-ari ng hardin. At siya rin ang tagapag-alaga. Ang pangalan ng babae ay Gabriela. Dinadayo ng mga lalaki ang kanyang kariktan. Ang ganda araw sa'yo, Gabriela. Magandang araw sa'yo, Gabriela. Anong maganda sa araw mo to? Alalahanin mong napakahirap akong pumunta rito. Pitong bundok ang aking nilakad at pitong karagatan ang aking nilangoy. Bakit alam mo kita? At sinong may sabi sa'yong gawin mo yon? Ha? Alasakit mo namang magsalita, Gabriela. Ay naku, umalis ka na nga rito at baka malanta pa yung mga halaman ko. Sige na nga, umalis ka na. Alis na! Subalit ang pag-ibig ko sa'yo, katulad ng halamang iyong dinidiligan, kailan may walang pagkalanda, mananating sariwa at namumukatgag. Ah, ganon! Ayan! Gabriela! Bakit mo ko pinasa? Eh, di ba sabi mo parang yung pag-ibig mo ay parang halaman na dinidiligan? Eh, dinidiligan na nga lang kita. Ayan! Mamarina! Eh, akala ko ba'y kasali ako? Stoy! Ang hindi ka sinasabi ng floor director na magpumasok, huwag kang papasok. Hintayin mo yung queue. Ang queue ka! Ang tagal mo eh! Kasi mo, tawagan ko na si Richie de Orsi nung tuluyan ka ng mapalitan. Ma-effect pala siya pag walang Boston yung tsutsa pa. Hindi lamang mga lalaki ang dumadalaw sa hardin ni Gabriela. Maging mga babae ay pumaparoon. Ano mo na hardin ni Gabriela? Oo no? Nga, ano? Hi, Gabriela! Hi, Gabriela! Ay, ang ganda. Gabriela, akin lang to. Oy, huwag mo ang galawin niyang halaman ko. Ano ka ba? Ilalagay ko lang naman sa buhok ko eh. Yan ba buhok ba naman na yan? Ilalagyan pa ng bulaklak? Yee! Aba! Aba!
feeling mo, ikaw lang ang mistisa rito, ah? Mistisa rin naman ako, ah. Medyo sunog nga lang. Padahanin mo ako at mangingi ako ng bulaklak. Ay! Teka muna sa lahat! Ay! Adahan-dahan ka naman! Hindi ka bibigyan yan sukdula ng dulo ng kadamutan yan! Hindi na ako maaaring tanggihan. Naglilihi ako. Tabi dyan. Good luck! Mawalang galang na ho. Pwede bang... Pala yung Gabriela yan eh. Kung magtapo ng tubig, akala mo sa kanya nawasa? Nakapos na ho ba yung kwento? Hindi pa. Nagpapahinga lamang ako. Hindi ako pinapasok sa eksena nung Gabriela at mga grupo ng mga lalaki, boss. Kaya baka naman pwede ako doon sa mga eksena naman ng mga grupo ng mga babae. Yes! Isang doon? Yes! Kutos, gusto mo? Oh, ang para ano yan? Baka sakaling bumalik yung insekto, mabuti may nakakasa. Aiza, magpapatuloy tayo sa kwento ni Gabriela. Lumipas na mga taon, dumalang na ang mga nagpupunta sa kanyang hardin. Pero wala pa rin siyang humpay sa pag-aalaga nito. Katuwiran niya, maganda siyang babae. Kaya kailangan pirmi siyang mapapaligiran ang magaganda rin bulaklak. Sumuko na ang kanyang mga manliligaw. Nasipag-asawa na ng iba. Check ka rin. Check? Huwag mo nang patulan ang pangit na yan. Tayo na. Check. Ganun pa man, may isang nananatiling tapat sa kanya. At ito'y walang iba kung hindi ang engkantadong hari ng tubig. Magandang araw sa'yo, Gabriela. Sino ka? Ang matapat mo, ang ngibig. Ngi? Ikaw naman, huwag ka naman magkunwari. Ano ba? Ano ko namang may gusto ka sa akin? Ngi, mahiya ko na. Yuck. Talaga naman eh. Sipisipin mo naman nung araw. Pag may mga lalaking nanliligaw sa'yo, akong ginagamit mo para paalisin sila. Pag merong mga babae nang iistorbo sa'yo, ginagamit mo rin ako para layo ang kanila. Sa madaling sabi, ikaw na rin ang nagpapalabas na gumagawa ng paraan para magkasarin lang tayong dalawa. Masarili kita. Sino ka ba? Ako ang engkantado ng tubig. Nakatira ako sa ilog. Sa likuran na ng iyong bahay. Kung ako'y mawawala, hindi mo madidiligan ang iyong mga halaman. Malalanta ang iyong bulaklak. Kaya Gabriela, tayo na, Gabriela. Magpakasal na tayong dalawa. Sino ang pinagtatawanan mo? Eh di ikaw, sino pa? Alam mo, naging engkantado ka lang ng tubig. Akala mo gugustuhin na kita? Yuck! Ah, ganun. Matapos mo akong gamitin? Hoy, hindi kailangan. Kailangan ko lang gawin, hintayin ko yung mga ulan ng mga bagyo at mga ulan dyan para madiligan yung aking mga halaman. Sakot ko rin yata ang tubig ng ulan at bagyo. Nek-nek mo! Hoy, palalong bini-bini. Magbabayad ka. Lagong itang halaman.
Ngunit ikaw ay isang halamang hindi namumulaklak. Yan ang tatandaan mo. Ang mga bunga mo ay nakabaon sa lupa. Ang gandam niya, nagpapalitan ko ng isang dahong malapad. Ayos, papatakan ka ng tubig. Ngunit hindi ka mababasa. Ang babagsak na tubig sa'yo ay isang tubig na parang luhang bumubuho sa inyong kabuuan. Tulad ng luhang pinapatak mo sa aking mata. Gabriela, hindi mo pinansin ang inkantadong tubig. Kaya magmula ngayon, hindi na kita papansinin. Papalitan ko ang iyong pangalan. Ano magiging pangalan ko? Gabi! Ano to? Ano nangyari sa akin? Ayoko nito! Huli na ang lahat. Kasi sa isang taon, hindi ka na masasama sa nominasyon. Dahil tao lang ang binibigyan ng Star Awards. Halamang makakati ang katulad mo. Ako? Magiging makati? Bakit? Talagang ganun. Kumbaga sa isang tao eh, nakatingin ka lang ng kaunting tubig. Pero sa totoo eh, ikaw eh hindi naliligo. Ayoko. Ayoko dito. Ayoko. Bakit? Ano to? Ha? Ano yan? Gati! Gati nga ni! Binabili ko yan dahil gusto ko maglaing. Yung pang gulay. Mami naman di lalong magkakamot. Aba, masarap ang gabi. Hindi niyo po ba alam? Nababagsakan lang po ng tubig. At sa tao, hindi po naliligo. Aiza, hindi yata kita maintindihan. Okay lang po yun. Gusto sa banyo, maliligo ako. Dapat naman kasi akong bahiya eh. Eh, pinahaba-haba ako pa prosesyon. Eh, sa simbahan din pala ang tuloy. Maraming salamat, oh, ina. Hindi pa dahil sa alamat ninyo eh, hindi pa maliligo si Aiza. Thank you. Ano na naman? Ano na naman? Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng leading lady. Ang ganda ba ang mukha? Katawan. Kamukha ni Kring Kring eh. Kaya lang, ginawang gabi. Tubig? Aba, imposible. Tubig po. Pag may dala ka? Maniningin po. Eto po. Ang lakas ang loob mong maningin? Eh, walang tumutulog sa gripo. Ano tulog? Tumutulog. Buti na lang mura. Oh, at least 2,000. 2,000? Ayan ah. Ayan, maliwanag na nakita mo ah. Sarado na lahat ang gripo sa loob ng bahay. Kaya imposible tumakbo pa yung metro ng tubig na yan. Imposible. Ayan oh, tignan mo. Bilis ang takbo oh. Ay, ba't ganun? Ano sa inyo? Anong ewan mo siya? Dapat alam mo, dahil ikaw ang kolektor eh. Ay, ako nga ang kolektor, pero kayo naman ang gumagamit. Kaya dapat kayo makakaalam kung bakit mabilis takbo ng metro nyo. Ah, basta. Hindi ko babayaran yung 2,000 pesos sinisingil mo. Ay, kung ganyan ang ganyan eh, mapipilitan akong putulan ngayon. Ay, putulan mo lang kung gusto mo putulan. At prinsipyo pinaglalaban ko rito.
prinsipyo! Kayo bahala. Kayo ang kawawa. Aalis ako sandali at pagbabalik ko dito, may dala na akong gamit para tanggalin kayo sa main fight. No. Puro ka porma eh. Hindi pa tinuluyan. Bakit ba ginulun? Baby Bulsa Diego na nga eh. Parang kumukulo pa rin yung tuktok niya. Eh, paano mapuputulan din siya ng tubig? Ang ibig mong sabihin eh, pareho lamang kami ng problema. Pagka, pero sa totoo lang Pipoy, mas maswerte ka eh. Dahil ikaw, may nakukunan ka ng tubig na libre at yung sobra na ibebenta mo pa. Eh, bakit hindi natin siya isama sa racket natin? Saan? Eh, parang naman, mabigyan natin siya kahit na libre tubig ba lamang. Huwag na. Dahil baka tayong matiway ni Enteng, 2,000 kailangan nun eh. Siyempre, sakitay natin siya katiwa na. Maligo eh, tsaka nawalan po ng tubig. Talagang ganon. Kailangan mawala isang bagay para malaman mo kung gano'ng kahalaga ito. Hindi ko na po ulitin. Sana maging leksyon to sa'yo, Aiza, ha? Dahil kahapon, tagal-tagal mo sa banyo eh. Tsak na nag-aksaya ka doon ng tubig. O ngayon, ubus na. Eh, teka, excuse me po, Mami. Eh, hindi naman po ako naligo kahapon eh. Mag-umaga? Eh, bakit natagal-tagal mo sa banyo? Doon po ako nag-aral eh. Bakit doon? Eh, kasi po, mahirap po yung pinapagawa sa amin eh. Memorize 10 new words and their meanings. Meron na bang kayong kwarto sa taas, ha? Oo nga po, kaya lang po. Labas-pasok yung mga tao dun, eh. Yung mga upo-concentrate. Ah, kaya ang banyo ang ginawa mong library. Sorry po. Pero sandali, kung hindi ka nag-aksaya ng tubig, bakit ang taas-taas ng singil sa atin? Ewan ko. Huwag mo akong tanungin yun, Ten. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Yung 200 mo ng pantubig, bigla naging 20,000 pesos. Ano nangyari? Ewan? Tubig-tubig muna lang, tubig-tubig muna lang. Pakuluan muna bago inumin yung tubig. At kung panlaban naman, maputulan ako. Eh, kaya niyo akong suplayan? Okay, kung gano'n. Eh, isa na rin akong customer. Ituring niyo na ako sa customer, okay? Ami. Tumuha ka ng mga timbang sa loob. Bilis. Ha! Ha! Ano nga, ha? Ahayin mo yung mukha mo. Ha? Sige. Pwede mo ng putulan. Gusto mo ng putulan. At eto, dito na ako bibili ng tubig. Hoy, at yan mga yan, hindi pa ako sisingilin 2,000 peso na katulad mo. Mabuti na lang at papasalamat ako. At yung tatlong itong na yan ay kahit papano, kahit na negosyante, eh ang presyo nila ay presyo kay Vito pa rin. Kakapal naman itong mga to. Sinisingil ka ba eh kayo nagaling yung tubig? O, alam ko nga sa... Ipapasok sa bahay, kaya mabilis yung takbo ng metro niyo dahil doon sa butas na yan. Hello!
Patawarin mo na kami. Hindi namin alam na sa tubo pala ang siyang butas eh. Nagagali yung ano. Ang tubo, pag may tagas, inire-report ka agad sa nawasa. Uy, sorry ho. Patawarin mo na. Okay lang. Itago nyo na yung mga perang yan. Ay, kakailanganin nyo yan dahil lalagyan ko ng mga tagas ang mga tuktok ng pera.